Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po muli ang inyong kaagapay sa Elementary Mathematics, Lito sa Imurin, upang maghatid ng video lesson na maaaring makatulong sa ating mga mag-aaral, ganoon din po sa kanilang mga guardian. Sa araw pong ito, ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa subtraction of integers. Nung nakaraan po, pinag-usapan natin yung addition of integer. So, tandaan po, dito sa subtraction of integer, kailangan naaalala nyo kung paano yung rule sa addition of integers. Bakit? Dahil gagamitin natin yung rule ng addition dito sa subtraction. Malinaw po yon. Ano po yung rule ng addition of integer? Napakasimple lang po. Una, kapag magkapareho ang sign ng dalawang integer, i-add natin yung number na yon. At pangalawa, kapag naman magkaiba yung sign ng integers, isusubtract natin yon. Tapos kung alin yung mas mataas na number dun sa dalawang ina-add mo, yun ang masusunod na sign. Halimbawa po, mas mataas yung negative, sasagot negative tayo. O kaya naman, mas mataas yung positive, sasagot positive tayo. Okay po? Patandaan, sa subtraction of integers, gagamit tayo ng addition. Kaya dapat di nyo yung kinalimutan. Okay po? Para mas lalong matutunan, simulan na po natin. Yan. Ito po yung title ng ating lesson. Subtraction of integers. Meron po tayong tatlong example. Unang isusubtract natin, parehong positive. Pangalawa naman nating isusubtract, parehong negative. Tapos pangatlo nating isusubtract, isang positive, isang negative. Para lahat may example. Ano po? Ayan. So dito muna tayo sa number 1. Positive 5 minus positive 4. So paano natin 'to sasagutan? Okay? Sa subtraction po, kailangan natin 'tong i-rewrite muna. Isusulat nating muli, no? Paano natin isusulat na muli? Susundin natin yung steps, no? Ano ba yung step? Step 1, copy the minuend. Pag nagsusubtract po, etong unang number, yung positive 5 na yan, yan po yung ating minuend. So, sabi ng step, kokopyahin daw yan. So, yung positive 5, kokopyahin natin. Positive 5 pa rin. Ba't hindi nagbago? Kasi kinopya lang. Okay po? Punta tayo sa step 2. Ngayon naman sa step 2, sabi ng step 2, change the sign of the subtrahend. Ang subtrahend naman po pag nagsusubtract, itong pangalawang number. Ito pong una, minuend. Itong pangalawa, subtrahend. Sabi sa step 2, change the sign of the subtrahend. Ang sign ng subtrahend natin ay positive. Pag nire-write natin dito sa kabila, sinulat natin muli, magiging negative na yan. Ayan, negative 4. San galing yung negative 4? Itong 4, kinopya. Yung sign niya na positive, binago, ginawang negative. Dating positive, ginawang negative. Okay po? And then, anong pangatlong step? Change the operation from subtraction to addition. Ito pong operation na to, no? Ang mangyayari dyan, addition na yan. Okay? At panghuli, number 4, we follow the rules in addition of integer. Kung ano yung rule ng integer, susundin na natin. Bakit? Dahil from subtraction, napunta na tayo ng addition. Okay po? So ano yung rule? Kapag magkaiba yung sign, positive 5 at saka negative 4, isang positive, isang negative, ano gagawin natin sa number? Isusubtract. Kaya 5 minus 4, meron tayong 1. Ngayon, anong susundin nating sign? Ito bang sa negative o yung sa positive? So, ang susundin natin ay yung sa positive. Bakit? Dahil ang absolute value ng 5 ay mas mataas kaysa sa absolute value ng 4. Kaya, ang sinunod nating sign, yung sign ng mas mataas na digit, yung 5. Okay po? Kaya, ang final answer natin sa example number 1 ay positive 1. Okay po? Okay, punta naman tayo doon sa example ng
dalawang negative, no? Negative 10 minus negative 6. Okay. So, first step natin. First step. I-rewrite muna natin yan, ano? Itong minuend na negative 10, yung minuend po, tandaan na, yung unang number pag nagsusubtract. Yung minuend, kokopyahin lang. So, yung negative 10, mananatiling negative 10. Kinopya lang kasi. Okay po? And then, itong subtrahend, itong pangalawang number pag nagsusubtract, gagawin naman nating positive. Papalitan natin yung sign na negative. Yung dating negative magiging positive 6. Yan. Parehas pa rin yung number. Yung sign lang ang pinalitan. And then, yung operation nating subtraction, iisipin natin addition na yan. Okay? So, tandaan natin ha, yung mga konsepto. And then, ayan, sundin natin yung rule ng subtraction. Pag magkaiba ang sign, ano gagawin sa mga number natin? Isusubtract. Kaya 10 minus 6 equals 4. O ngayon, anong masusunod na sign? Ito bang sa positive o sa negative? So, ang masusunod ay ang sa negative. Bakit? Mataas yung absolute value na 10 kaysa absolute value na 6. Kaya yung negative ang sinunod sa sagot. Malinaw? Ayan. Yun lang siya kasimple, ano? O punta na tayo sa panghuling example. Magkaiba na yung sign, ano? Positive 45 minus negative 50. Okay? O kagaya ng ginawa natin, i-rewrite muna. Isusulat muli. Tandaan nyo po, huwag muna kayong mag-add, huwag muna kayong mag-subtract. Isulat nyo muna muli. Itong minuend, yung unang number pag nagsusubtract, kokopyahin. So yung positive 45, mananatiling positive 45. Hindi yan magbabago. Bakit? Kinopya lang. Okay? And then, itong subtrahend natin, yung negative 50 magiging positive 50. Alin ang nag-iba? Yung sign. Mula sa negative, naging positive. Pero yung number, the same. Ano? Okay. And then, yung minus, gagawin nating plus sign. At susundin na natin yung rule sa addition. Pag magkapareho ang sign sa addition, ano gagawin sa mga number? I-add. Kaya, 45 plus 50, kung hindi nyo kaya ng biglaan, isa-isa, 5 plus 0, 5, 4 plus 5, 9, ayan, 45 plus 50, 95. Bakit natin inad? Pareho kasi ng sign na positive. And then, wala na, anong magiging sign natin? Positive o negative? Definitely positive. Kasi wala ka namang pipiliing negative dito. Okay? So, ganun lang po kasimple, ganun lang po kadali mag-subtract ng integers. At tandaan, sa subtraction of integers, gumagamit tayo ng addition para siya ay isolve. Pero bago ka mag-add, may gagawin ka muna. Ano yung mga gagawin? First step, copy the minuend. Etong mga unang number, kinokopya. Ayan, positive 5, positive 5. Yung negative 10, negative 10 pa rin. Yung positive 45, positive 45 pa rin. Yung unang number, kinokopya lang. Ano yung step 2? Change the sign of the subtrahend. Ang subtrahend po natin, yung pangalawang number. Itong positive 4, change the sign. Babaguhin mo yung sign. Kaya kung siya ay positive ngayon sa simula, pag nilipat mo na siya, nire-write mo na, magiging negative 4 na siya. From positive 4, naging negative 4. Okay? At yung minus sign, papalitan mo ng plus sign. Ayan. Dahil magkaiba na yung sign, ano gagawin mo sa number? Isusubtract. 5 minus 4, 1. Tapos kung sino mas mataas na digit, no, o absolute value, yun ang susundin mong sign. Ano mas mataas na digit? 4 o 5? 5. Ano sign niya? Positive. O yun ang isusulat natin sa sagot. Okay po? Yan. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana po may natutunan kayo.
At maraming salamat sa Diyos sa kanyang kaloob ng mga karunungan.